Naaalala niyo pa ba tong perang papel na ito? Naabutan mo na ba ito? Pwes kung naabutan mo yan, malamang ikaw ay naipanganak sa taong hindi lalagpas sa 2002. Dahil ang perang papel na ito ay pinalitan ng 10 peso coin taong 2003. At nakita mo na rin ba yung daga at ang pusa na naghahabulan dito? Pero anyway, hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa puno sa harapan ng simbahang ito. Pagkatapos kasi ng bagyong Ulysses ay nagsilabasan sa social media na ang puno sa harapan ng simbahang ito ay nasira o naputol dahil sa lakas ng hangin na hagupit ng bagyong Ulysses. Kaya naman napagpasyahan kong puntahan at kumpirmahin kung talagang naputol nga ito. At kung may pag-asa pa ba itong bumalik sa dati. Tara, samahan niyo akong alamin at lakbayin papunta sa simbahang ito. Anong simbahan kaya ito? Saan ito matatagpuan? Gaano nga ba ito katanda? Yan ang alamin natin sa vlog na ito. Punta tayo ngayon sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. And then, pero daan na natin yung Ubando Church. Makasunod lang naman niya. So, let's go. Bali, unahin natin yung Ubando Church. Matadaanan natin yun sa bandang sa bandang Ubando, Bulacan. Alright, let's go. Ride safe po, ride safe. Gabayin sana tayo ng Panginoon. Nasa na tayo. Araneta Avenue. SM Santa Mesa. Ito po, tapat natin. Okay. Yun, yeah. Ito, SM Santa Mesa. Alright. Good morning, guys. Good morning. Today is Monday, November 30. Wala pong pasok ngayon yung mga nasa private and government offices dahil holiday po. Parang may maagos na tubig dito, mga kaibigan. Bagong washing tong motor natin. So ayan, daan-daan tayo. Mahal magpa-washing, isang daan. Isang one piece chicken na yan. Alright. So yun, let's go. Dahan-dahan naman tayo sa Putikan. Doon tayo babarurot sa bandang ayan, wala ng tubig. Tatanggal itong ano ko. Oh, mabali na. Yeah. Alright. Mabali na to. Parking na tayo. Bali na yung ano ko. Buti na napansin ko. Nababali to. Oh, bagsak. Hindi pala matibay to. Yan lang. Ganda pa naman ng ano natin. Kailangan nating ilagay sa likod. Nabali. Nabali yung second camera natin. Paano kaya to? So, wala tayong second camera. Dahil nasira. So, tuloy natin. Tuloy natin na walang camera sa harapan. The show must go on. Alright, let's go. Uy, sarap na buko. Doon tayo inom ng buko sa Bulacan. Kasi masarap ang buko pag Lunes. Lunes at Linggo. Yan. Kasi yan yung araw na unang pasok mo. Halimbawa sa trabaho, Lunes. At pag Linggo naman, yan yung huling araw ng iyong bakasyon.
Kasi kinabukasan Lunes na naman may trabaho. So yun, yun yung kwento. Kwento ng sinasabi nilang masarap minum ng buko pag Lunes at Linggo. Alright. So ganun pa man, sira pa rin yung camera natin. Paano kaya to? Saan natin ilalagay ulit? Isip tayo ng diskarte kung paano natin makakabit ulit ng second camera natin. Pero okay lang din, at least nakita ko na natanggal o malapit ng matanggal. Kasi pag mabilis takbo mo tapos natanggal, nalaglag, sira ang GoPro mo. Bili ng bago, mahal pa naman ang GoPro. So tiis muna tayo sa ganitong setup. Hahanap tayo ng paraan para maayos yun. Kasi maganda talaga pag may second camera. Banat ko pang lagyan dun sa harapan sa ibaba eh. Bili tayo ulit ng isang camera para sa may gulong naman, para maganda yung paggagawa ng video natin. Documented na documented talaga. But ang pangit ng daan dito. Traffic pa. Putik. Di ba ayos-ayos dito ha? Ito nga palang Skyway Stage 3 ay malapit nang matapos. Matatapos na to sa ngayong taon, sabi nila. Ngayong taon na to matatapos tong Skyway Stage 3. Yung mga papuntang norte na galing sa south ay abutin na lang ng 20 minutes na dating 3 oras na dumadaan sa EDSA. Ngayon ay abutin na lang ng mga 20 to 30 minutes. So, 'di ba? Laking tipid. May bayad nga lang, pero laking tipid sa oras. May crane dito, laki. Naalala ko tuloy yung bumagsak dun sa ano, Paranaque. Crane din yun eh. Nasagi niya yung bakal. Tapos yun, nalaglag yung bakal na ano, yung suporta sana ng ano, semento dun sa taas ng ano, Skyway. Bumagsak. Tapos may namatay isa. Ayan, condolence po sa namatayan. Ang Obando Church ay isang Catholic Church sa probinsya ng Obando, Bulacan. Ang simbahan na ito ay itinayo ng mga Franciscan missionaries taong 1754 sa ilalim ng Spanish flag. Ito ang venue ng 3 araw na Obando Fertility Rites na ginaganap taon-taon bilang parangal sa 3 santo na sina St. Pascual Bailon, St. Clare of Assisi, in Our Lady of Salambao. Ang selebrasyon na ito ay naisulat din ni Dr. Jose Rizal sa ilang pahina ng kanyang librong Nolle me tangere. Taong 1623, nagsimula ang debosyon sa Santa Clara. At ayon sa mga kwento, ang tungkod ni Santa Clara ang ginagamit at tinatapat sa mga nahihirapang manganak o hindi pa nagkakaanak. Buwan ng Mayo, ginaganap ng mga parokyano at iba pang mga deboto ang 3 araw na Obando Dance o dating kilala bilang Kasilunawan o tinatawag na Sayaw sa Obando. Ito ay ginaganap sa loob ng simbahan at susundan naman ito ng prosesyon sa kalye.
Ang Santa Clarang Pinong-Pino ay kilalang kilala dahil isa ito sa folk song ng Pilipinas at signature song ng Obando Fertility Dance ng Obando Bulacan. Ayon sa kwento, ang Senyora de Salambao naman ay nahuli di umano sa isang lambat. Kaya iyon ang naging simbolo ng hanap buhay ng mga taga-Obando. Okay, thank you po. Thank you. Mula dito sa Obando Bulacan ay maglalakbay tayo ng halos 23 kilometers papunta sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. So, alright, let's go. Doon na tayo kakain, mga kaibigan, sa may Malolos, Bulacan. Oh, ito po yung ano, hindi ko alam kung anong area to. Basta ang ganda, may mga palaisdaan dito. Siguro dito nilalagay yung mga ano, bangus or mga tilapia. Yan, parang sa dagat din yung amoy. Yan, no? Parang lumang kalsada na to. Itong bridge na to, parang lumang bridge na to. Yeah. Lakas ng hangin, kaya mahirap magpaan. Hirap mag-drone. Malakas yung hangin. Yun o, meron silang ano dito, cottage. Oh, ha? Yun. May mga mangrove din dito. Hindi ko alam, mangrove ba yan o mga karaman sila? Lakas ng hangin. Parang ulan po. Ah, putik. Buta niya na tayo ng ulan, ah. Saan tayo pwede mag-parking?
So ngayon nandito na tayo sa ano, sa Paraswain Church at nakikita natin na balinga, balinga yung puno. Ito. Nabali nung bagyong Ulysses. So, ayan. Pero meron naman siyang ano sa gilid. So tumutubo naman siya. Or meron siyang sanga na sumisibol. So babalik yan sa dati. So balik ang itsura ngayon ng ano, Paraswain Church. So ang ganda. Ang Paraswain Church o kilala rin sa tawag na Our Lady of Mount Carmel Parish ay isang Roman Catholic Church na itinayo taong 1888. Ito ay matatagpuan sa probinsya ng Malolos, Bulacan na may layong 42 kilometers mula Maynila. Ang simbahang ito ay may titulo bilang Cradle of Democracy in the East, the most important religious building in the Philippines, at ang lugar ng First Philippine Republic. Ang Paraswain ay kilala dati bilang bangkal na bahagi ng engkomienda ng Malolos na isinama ni Miguel Lopez de Legazpi sa bahay ng Kalumpit noong April 5, 1572. Itinatag ito ng mga Agustinian Praile sa bahay ng Malolos noong 1580 bilang isang malayang bayan sa ilalim ng jurisdiksyon ng simbahan ng bayan. At noong 1903, ang bayan ng Paraswain ay na-abolish dahil napagpasyahan ng tagapamahala na ang Paraswain ay sasama na muli sa bayan ng Malolos, Bulacan. Ayon sa Presidential Decree No. 260 noong August 1, 1973, ang Paraswain Church ay naproklama ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang isang national shrine. Ang museo na ito ay binuksan mula sa dating konbento ng simbahan na pinamamahalaan ng National Historical Commission of the Philippines. Sa pagdiriwang ng Centennial ng Pilipinas noong 1998, ang simbahang ito ay naging venue para sa inauguration ni Pangulong Estrada bilang pang-13th President of the Philippines noong June 30, 1998. Before 2002, ang imahe ng simbahan ay nailarawan sa ilang mga perang papel katulad ng English series ng 1 peso bill at 10 peso bill noong 1985 at 1997 version. Pero sa di inaasahan, pinalitan ito ng isang 10 pisong barya na wala ang imahe ng simbahan. Kaya naman naglungsad ang simbahan ng signature campaign para maiapila sa Bangko Sentral ng Pilipinas para maibalik ang imahe ng simbahan. Pagkatapos ng 10 taong petisyon, noong December 2010, sa pagpapalabas ng New Generation of Currency para sa mga perang papel ng Pilipinas, ang imahe ng simbahan ay naibalik sa pagkakataong ito, hindi na sa 10 peso coin, kundi sa 200 peso bill, na umabot hanggang 2017. At pinalitan naman ito ng imahe ng pagbubukas ng Kongreso ng Malolos taong 2018. Hanggang sa muli nating paglalakbay, maraming salamat sa pagsama sa akin. Again, this is Rex and this is Rex Drowny TV. Ride safe po mga kaibigan.